Isa ka ba sa mga nag-iisip na ayoko mag-abroad kasi hindi ako marunong mag-English? So, guys, welcome back again sa my channel. So for today's video, guys, ay tungkol po sa usapin or gusto kong i-share sa inyo na kasi may nagtatanong sa akin, Ma'am, Madam, takot ako talagang pumunta. Gustong-gusto ko talagang pumunta pero takot-takot ako kasi hindi ako marunong mag-English. Okay, so Ma'am, hindi po required dito sa abroad or sa Middle East ang marunong ka mag-English, fluent ka mag-English. Hindi po. As long as may pangarap ka, masigpag ka, may dedication ka sa trabaho, kaya mo labanan yung homesick para sa pangarap mo, lahat-lahat, alam mo yung ginagawa mo. Although na kailangan natin na kahit kung paano nakakaintindi tayo ng English, nakapagsalita tayo ng English, so yan lang po yung pinaka-requirements talaga sa abroad. Okay, hindi po number one requirements na marunong ka mag-English. Bakit? Nung nasa Pilipinas ba tayo, may exam pa tungkol sa English? Wala naman, diba? Pinag-aralan nga natin Arabic eh. Kahit nga pinag-aralan natin yung Arabic sa, ano, diba, sa OWA. Hindi nga rin. Basic nga lang din yung alam ko. So, yun nilang, guys. Kasi alam nyo, guys, sa totoo lang, pag nandun ka na sa bahay ng amo mo, which is based on my experience, ha, hindi po nila kailangan na dire-diretso kang mag-English. Okay? Na complete sentence yung sasabihin mo. Hindi po yun. Halimbawa na lang, sabihin niya, bigyan mo ko tubig. O, Tagalog yun, English natin. Give water. Gaganon lang yan, guys. Okay? Napakadali, di ba? So, hindi rin sila marunong, hindi naman sapat, ano lang, disclaimer lang ah. Ang ano lang din kasi nila, yung mabigkas lang din yung gusto nilang sabihin at maintindihan mo, yun lang yun. No need na po na dire-diretso or complete sentence or ano pang klaseng grammar yan dyan. Okay? As long as nakapagsalita tayo ng English, yung mga simple, mga basic lang po ng English, totoo lang, yan lang po talaga yung kailangan doon. Okay, so sana, kung required talaga na magaling ka mag-English, sana pinapadala nila maging domestic worker is yung mga major in English, di ba? So, hindi. So, lahat tayo pwedeng makapag-abroad, okay, makapag-work as a domestic worker, kahit kunti lang or basic lang yung naintindihan natin or na makapagsalita tayo ng English, okay? Like I said, kung matyaga ka lang, masipag, yan talaga yung mga ano ng mga amo natin sa ibang bansa. So ayun lang, guys, ha, sa mga nagtatanong po, ha. So hindi ko na pahabain tong video na to. So ito na po yun, hindi po talaga required as long as may pangarap tayo sa buhay natin. Tsaka alam nyo, guys, matutunan din natin yan, lalong-lalo na kung may mga alaga tayong mga bata. Kasi yung iba kasi hindi nila pinapasalita ng Arabic. So, ang dapat nga magsasalita sila ng English para matuto yung mga bata sa Middle East. Yun po yung doon sa personal experience ko. Kasi yung mga apo ng amo ko, sinabihan talaga yung mga yaya na huwag kayong magsasalita ng Arabic sa mga bata. Bagkos, anuhin nyo ng English. So, minsan natututo tayo sa mga bata eh. Diba? So, ayun lang po yung, guys, ang may share ko sa inyo. Hindi po required, okay? So, magiging masipag lang tayo, matyaga, tatag, labanan yung homesick natin. Siyempre, para sa pamilya natin, para sa pangarap natin. So, ayun lang po yun, guys, ang may share ko sa inyo, okay? So, thank you so much po sa mga nag-support at sa mga naging subscribers ko po at sa mga new subscribers ko pa din po dyan. Thank you so much po. At kung naligaw ka lang sa channel ko, so ito po si, ako po si Ruby, ang domestic worker po ng Kuwait. So, thank you so much, guys, for supporting my small channel. So, God bless us all. Bye-bye!